pinsan kaya dahil. Hello mga Kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video nito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago kong uploads. At please po, sana huwag po kayong mag-skip ng ads kasi malaking bagay po yan sa pagtulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga Kalingap ay nandito tayo kay Jeremy. At isama daw po natin si Kevin dahil meron pong pinabot si Ma'am Nancy. Na kung matatandaan po ninyo mga Kalingap, na kwento ni Jeremy na nagbili daw po siya ng bike. So ayan, at yung binili po ni Jeremy's bike ay binayaran po yun ni Ma'am Nancy. So papalitan niya po yung ginastos ni Jeremy's na bike. So ayan, abangan po ninyo at tingnan po natin kung ano magiging reaction ng dalawa kasi parehas po silang inabutan ng biyaya ng pagmamahal ni Ma'am Nancy. Maraming salamat po Ma'am Nancy. Sana po marami pa po kayo matulungan at si Lord na pong bahala magbigay po sa inyo ng blessing, magsukli po sa mga ginagawa niyo po. So tara mga Kalingap, punta na po natin. Mga Kalingap, nandito na tayo. Hoy, kamusta, Jeremy? Hoy, andito din si Kevin, oh. Okay. Hello, kamusta? Ayos lang po. Grabe. Upo tayo dyan. Tabi-tabi tayong tatlo. Yan, okay lang yan. Electric fan. At mainit, grabe. Sulid ang init. Upo ka dito, ano? Dito ka. Angat ka dito, ano? Jeremy. Yan. Yan, okay lang yan. Ay, salamat. Sarap ng ano. Oh, kumusta na, Jeremy? Maayos lang po. Maayos lang? Pasensyaan nyo na po dito sa bahay namin sa mansion namin. Mansion? kaya mo, keep praying lang tayo. Ano, malay mo, may biyayang dumating. O, kamusta na Kevin? Maayos lang po. Anong masasabi mo sa nangyayari sa buhay ni Jeremy? Natutuwa po ako at maraming tumutulong sa kanya. At maraming naano sa iyo, nabibili din sa iyo, Kevin. Kasi yung pagtulong nyo dito kay Jeremy, kahit hindi nyo kano-ano, parang tinuring nyo siyang nakatandang kapatid. Diba? Yan ang maganda sa magkaibigan. Nag-ihilan kayo sa pataas, ano? Huwag kayo mag-ihilan pababa, ano? So, sa ngayon, meron sa inyong pinabot si Ma'am Nancy. Sa inyong dalawa. Ay, grabe. Pero sabi daw ni Ma'am Nancy, gumala tayo, kumain, o whatever na kailangan natin gawin para mag-enjoy lang kayong dalawa. At mapa-enjoy natin si Jeremy. So yan, Kevin, kapag nakikita mo may parang problema si Jeremy, anong pinapayo mo sa kanya? Huwag masyadong malungkot, andito lang kami. Tama, very good. Tama yan. Ngayon dapat sa magkaibigan, ano? O anong masasabi mo naman sa kanya, Jeremy, kay Kevin, dahil ganun siya kabuti sa iyo. Ano po, sobrang salamat po. Dahil kung wala po sila, wala akong mapupunta. Paano mo nalaman na wala siyang bahay? Ay, nag-chat po sa akin. Ah, nag-chat sa iyo? Opo. Patulog na po ako nung sabi po sa akin, boy, mapunta ako dyan, boy. Gabi-gabi? Gabi po. Tapos? Yung sabi po, dyan muna ako makikitulog at nag-away kami ng papa ko. Paano yung naramdaman mo yung ganun nangyari sa kaibigan mo na si Jeremy? Nabigla po at nalungkot. Hindi suras pa yun. Saan ka, ano, paano ka, pero nakapunta ka na talaga dito sa kanila? Opo. Yung pag may pasok po, pag wala pong pasok na talaga po dito, minsan nakuha pa ang gulay. Ang papa mo. So, diba sa ganun, masakit sa damdamin, pero kailangan mo nang tanggapin din, ano, sarili mo yung Jeremy, ano. So ngayon, mag-i-enjoy tayo, ano, okay? Huwag mo para iisip ng problema, lalo na din ikaw, ano, Kevin. O tara, at kagala tayo. Yan mga Kalingap, grabe, andito pala kami sa magandang ano, isa sa magandang place din po sa bayan ng Labo. So ayan, ito yung request ni ano ni Jeremy na pumunta kami dito. So ayan, sinamahan natin. Okay, kasama din si Kevin at yung isang kapatid ni Kevin po. So ayan, papakita ko sa inyo mga Kalingap.
So ayan, nasa pinakataas na po kami. Yan, bundok na yung mga kalinga po. Ayan, bundok. Ayan, ang kalinga pa sa taas po kami. Ayan, sila dyan kami ngayon. Jeremy. Ayan, si Jeremy, si Kevin po. So ayan, grabe ang ganda naman dito, Jeremy, sa pinili mong punta natin sa Bahay ng Labo. So ayan, bakit napili mo dito sa ano, sa dito sa may mataas na level ng ano, ng Labo? Grabe ang taas. Dito po kasi ano, sobrang nakakaano po. Nakakapagpalagay po ng ano, yung open mind niyo, yung mga kung titingin ka po dito sa malayong tanawin, parang may isip mo po lahat ng problema mo, tapos parang dito mo lang po iiwan. Yung sa magandang tanawin naman po, nakaka-relax. Nakaka-relax. So, lagi ka ba rito o ngayon lang yung ano mo? Pangalawang beses po lang po, simula ng 12 siguro po yun. 12? Tagal na po, ilang taon na po yun. So ikaw, Kevin, first time mo lang din dito? Pangalawang beses din po. Pangalawang beses, grabe. Parais kayo ah. Ikaw, Bibi, ang panguna dito, ano? First time. So yan, by the way, ano pangalan mo, Abe? Jenilyn. Jenilyn. Ikaw, si Kevin. Jenilyn, Kevin, okay lang na makasama kayo sa vlog ko? Okay lang po. Lalabas ito sa YouTube ko, sa Facebook, okay lang? Sa social media? Opo. Okay lang? Okay, sige. So, ayan. Okay. Bakit nasabi mo, Jenilyn, na ano, na ayaw mong mag-alis si Jeremy, ayaw mong pumunta na ng Manila? Naiyak si... Bakit naiiyak ka, ano, Jenilyn? Bakit? Mamimiss mo yung sobra si Kuya Jeremy mo? Bakit? Napamahal na yata po eh. Napamahal na. Sobrang malaki. Sobrang mo mamimiss si Kuya, ano mo? Ano masasabi mo kay Kuya Jeremy mo? Salamat. Gusto mo pa siyang mag-alis o hindi na? Jeremy, ano masasabi mo na ayan, naiyak si Jenilyn dahil ayaw kanyang ano, ayaw kanyang umalis, ayaw kanyang lumayo. Mas gusto niya dun lang sa bahay nila. Ano masasabi mo? Ano po? Kasi po kahit ano lang po yung ngayon lang po kami nagkita ang nagkasa. Parang pamalaki po sa atin si Tintin, si Jenny. Napamahal na. Parang kapatid na rin po ito. So ano yung decision mo para sa buhay mo? Dahil ang karamihan sa mga viewers, ang sinasabi nila na huwag ka na daw umalis sa kanila. Kasi parang dito ako kalaki din, parang kuya ka na din nila, kapatid ka na nila. So ano yung ano mo? Ano yung decision mo para sa sarili mo? Kasi walang ibang magde-decide niyan kundi sarili mo lang. Kung ano po. Kung yung sinabi ko po sana, yung hinihiling ko po na magkaroon po talaga ng sarili kahit na lang po sa lupa nila mismo. Pero okay lang sa pamilya yun na magkaroon siyang lupa, ayun, ng ano, bahay din? Hindi ko po alam at di pa po yun hati ay. Di pa hati. Kasi mahirap yun na kumbaga na papatirahin ka agad dun. Buti, dun sa mismong tinire ka ng bahay nyo na hindi pa tapos, di ba? So... Hindi pa po yung sukat at wala pa po yung pambayad. Kumbaga... Mahirap na po kasi tayo na kung sino-sino at di pa po bayad. So, yun nga, gaya na sinasabi ko sa iyo, Jeremy, mahirap yung ganun na patayo pa doon ng bahay. Kasi siyempre, ilan ba magkakapatid sila magulang mo? Anim yata po. Hindi sa anim mo magkakatian doon sa lupa na yun? Opo. Meron pa po doon tasan isin po. So, ayun, mahirap talaga, Jeremy. Madami magkakapatid. So, ayan mo na... Kapag mayroong biyayang dumating, Jeremy, sasabi ko naman sa iyo. Bakit naiyak ka, ano, Jenilyn? Ayaw mo nang palisin si Kuya? Bakit gano mo ka mahal si Kuya, ano mo, Jeremy? Love mo kasi mabait? Gano ba kakabait si Kuya Jeremy mo?
Ha? Ha? Sobrang bait ba? Hindi mo, maski bata, ayaw kang palisin. Kasi, ano, dapat kasi yan, Jeremy, bago kang mag-decide, pag-isipan mo mabuti. Diba? Kasi, dapat, ano, kung sakaling, ano, dapat noon ka pa, kinuha ni lolo mo. Diba? At, mahirap kung malayo. Pero yung, nasa yan, wala akong magagawa yung kung anong decision mo. Basta ako, sila, nandito lang kami, tutulong kami para sa iyo. E paano kung malayo ka na, wala ka ng ibang mapagsabihan ng mga problema mo, mga pinagdadaanan mo sa buhay. Siyempre, panibagong pakikisama na naman sa ibang tao. Ba? Paano yung magiging ano mo dun? Kasi mahirap yun, talang lalayo pa agad eh. Hindi mo pa rin alam. Wala ka pang, ano, wala kang decision pa para sa sarili mo. Kasi panaglipat ka dun, panibagong ano na naman yun, enroll na naman ng ano, di ba? Anong grade mo na nga, Jeremy? Grade 9 po, pag grade 10. Pag grade 10, so ayan. Kung lumabas po yung result ng ano, PPT. Senior high po siguro kalalabas yun. Di ba nalabas? Dito. At sana makapasa ka dun para maganda ang ano, mangyari ano. Kasi pag nakapasa ka dun, sigurado yan. Nag-jump ka na ng mga 2 years. Ano? Pero dapat ano ka na kasi, K-12 na. Kumbaga grade 12 ka na dapat, di ba? Kasi pero nag-stop ka dahil nga sa mga nangyari. Nung panahon pa lang nag-stop ka, nasan ka, anong ginagawa mo noon? Nasan ka noon? Yung ano, nasa tiyahin po ako nun. Dito, sa Labo? Sa Dait po. Ah, sa Dait. Nandun ka sa tiyahin mo? Parang ano po eh. Pero ano po, yung nagtigil po siguro ako, nandun ako sa lulahin po. Sa, dahil ano po, parang binubuli po ako lang sa school. Ba't binubuli ka? Dito pa lang. Sa edad, ganyan, kasi may edad ka na. Pero dapat yan. Yan ang laging tatandaan. Huwag kayong magpapa-epekto. Ano? Lalo na kayo ikaw, Kevin. Ikaw, Janeline. Huwag kayong magpa-epekto sa mga taong nambubuli. Kevin, maraming salamat dahil na sa sinunod mo po yung kamustuhan ko na pumunta dito sa napakalayo po na sobrang taas po. Piniyagan po akong isama si Kevin at si Janeline para makapag-enjoy din po at makawala-wala din po ng mga isipin problem mabigat na damdam, dinadamdam. Anong, ngayon, ano yung pakiramdam mo? Gumaan-gaan ba yung pakiramdam mo? Magiging okay ka na ba? Opo, masarap po kasi yung simo ng hangin dito. Masarap yung simo, kasi yung taas na yun, no? Langhap. Parang ang abot ng langit, oh. Malapit na po. So, ito, may tanong pala ako sa iyo, Jeremy. Simula ng unang ma-vlog kita until now, ano yung nabago sa buhay mo? Ano yung mga natutunan mo sa mga ginagawa ko para sa iyo? Yung ano po, siguro po yung mga experience na hindi ko po malilimutan kahit kailan. Yung pagtulong po ng mga taong sumusuport at nagmamahal, mga naniniwala po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At sa Panginoon po, kung hindi po dahil sa inyo, wala din po. Kaya sobrang pasalamat po sa inyong lahat. At dahil po dun sa mga experience na magagandang dumating sa buhay ko, unti-unti ko na po nakakalimutan yung mga problema dinadala ko, yung mga salubin pong mabibigat at gumagaan na po. Yun na po, maraming salamat. Gaya ng pinangako ko sa iyo, Jeremy, nandito lang si Kuya Vincent mo. Gagawin ko lahat para maka-move on ka, no? Mas piliin mo ng lumaya, kumbaga, kalimutan na yung bagay na nagbumugulo sa isip mo, ano? Para enjoy mo na lang, maging happy ka na lang, ano? Kasi yun ang gaya ng sabi ko sa iyo, na kapag nakapagtapos ka, nakuha mo yung pangarap mo sa buhay, sila po, sila mismo yung lalapit sa iyo. Diba? Kaya magpursige ka lang.
at tuparin mo yung pinangako mo sa sarili mo na magtatapos ka at magkakaroon ka ng dupa at bahay para maisama mo yung mga kapatid mo, di ba? Always mong ano, always mong isipin sa puso't isip ano na lahat diyan, lahat ng pagsubok na dumarating sa isang tao, kayang lampasan yan. Alam ko sino dapat lagi mong kasama sa buhay mo. Always remember, andyan si God. Hindi tayo pababayaan yan at gagabayan pa tayo yan. Kung minsan, may pagkakataon na madami tayong problema, di ba? Na maano, pero mismo si Lord ang gumagawa ng paraan para mawala yung mga problema, yung mga ganyang struggle sa buhay natin, di ba? Si Lord yung gumagawa na para malampasan natin din yun. Kasi hindi man ibibigay sa atin yan kung hindi natin kaya, di ba? Naniniwala ka dun? Ano lang sa mga binibigay po na pagsubok para yan po yung pinapakita na kung kaya mo lagpasan lahat ng problema, nalampasan mo. Yan. Yun yung paano, parang patunay na kapag nalampasan mo yung problema, ibig sabihin, matigas ka. Kumbaga, ano ka, strong ka. Ano? Hindi ka nagpa-apekto, hindi ka nagpatalo. Ha? Yan ang tatanda ninyo, lalo na ikaw, Jeneline, bata pa ikaw. At ikaw din, Kevin. Hindi lang yung para kay Jeremy, para sa inyo din tatlo yung mga ganun advice ko. Na sana, isa puso't isip nyo, kasi para sa inyo din yun. Darating din kayo sa panahon na may mga problema darating, pero huwag kayong sumuko, ano? Bagkus, always remember, andyan si Lord para sa atin, ano? Yun. So, ayan. After ninyo magala-gala dito, kakain tayo, ano? Kakain tayo dyan sa isang restaurant para mag-enjoy tayo, ano? And then, mag-order na lang tayo ng pagkain nila, mama mo, nila tita mo, ano? Para meron silang makain din doon pag-uwi natin. Okay? Ready na kayo. Sige. Saan nyo pumunta dyan? Saan gusto nyo pumunta? Punta na kayo. Hintayin ko kayo dito. Sige. Gala kayo. Kevin, sobrang nagpapasalamat ba kay Kuya Vincent dahil yung mga gusto ko sa buhay, paunti-unti kong nakakamit at dahil sa kanya nalilimutan ko yung mga problemang pinagdadaan. Kaya ngayon, papasalamat din ako at tutulungan tayo mas kayo mahirap tayo. Hindi ko naman makakalimutan yung pagtulong ni Kuya Vincent. Sa lagi ko na lang iisipin na nandiyan si Kuya Vincent para hindi ako malungkot. Ayan, andito na tayo sa isang restaurant. Oh, nag-enjoy kayo doon sana sa pinuntahan nyo? Yes. Ayan. So, Kevin. Good. So, ayan. Tingin ka dito, ano? Anong gusto mo dyan, Jeremy? Kakain tayo. Magpapataba tayo lahat. Ayaw mo bang, ano, Jeremy? Ayaw mong iwan ka ni Kuya Jeremy mo? Ayaw mo? Grabe, nagnalam niya si Kuya Jeremy niya. Okay, pili ka dyan, Jeremy. Lord, maraming po sa biyayang natanggap namin sa araw na ito, sa pagkain pong nasa aming harapan sa pagkainan, maraming po sa salamat sa biyayang natanggap namin sa pang-araw-araw. Para naman po kay Ma'am Nancy po na nagpaabot po ng pera para po may makapaggala at nakasama ko po sila Kevin at ito pong aking tinuturing na kapatid at maraming salamat din po kay Kuya Vincent na lagi po akong sinasama na upang paiso mo yan. At sa Panginoon po, maraming salamat. Thank you. Sige, kain na tayo. Bigyan na ako, dito kayo. Walang. Ayun lang. May pamataba pa ako. Ano, Jeremy? Paborito mo? Tapa. Kakala magluto niyan. Ayan, may takeout pa si Jeremy para kay tita. Anong pangalan niya, tita? Tinay po. Ayan, tita Tinay. Ayan. Si Kevin. Busog. Ano, busog, Kevin? Ubusin yan, ha? Si Jeneline, namagaring
Oh, si Jeremy na lang, titra. O, mayroon pa, oh. Pag ito din naubos, i-take out. Dali nandun para may makain kayo mamaya. Ano? Okay. Doon ko na lang iaabot sa inyo sa bahay ninyo yung pera. Ano, Jeremy, ha? Kasi mabiyahe kayo. Mahirap na dala-dala nyo yung pera. Okay? Mabibait talaga ni ano Jeremy. O nay, para sa inyo daw yan, tinake outan kayo. Busin niyo po. Tayo. So ayan, o, ano, kamusta Kevin at ano, Jeremy? Alis lang po. Basog? Basog po, solve. Solve, eh, grabe. So ayan, o, anong pakiramdam, ano, Jeremy, at yung mga gusto mo ay na, ano, na tutupad yung tulad ng pag-alis natin, mabunda dun sa lugar na gusto mo, ano? Hindi ko po maano, yung sobrang hindi po masabi yung sobra pong pasasalamat. Lalo na po kay Ma'am Nancy, maraming salamat. Yeah. Eh, Kuya Vincent din po. Oo. So yun, hindi lang yung pagkain ang binigay para sa inyo, ano? So ayan, sa iyo, ano, magbigay sa iyo ng 1,000. Maraming salamat po kay Ma'am Nancy at kay Kuya Vincent. Saya ka ba, Kevin? Superan saya po. Hindi mo in-expect na makakasama ka ngayon? Hindi po, nagulat lang din po. So, ayan. At sa iyo naman, Jeremy, meron din sa iyong pinabot. Ano? May pinabot sa iyo si Ma'am. Magkano yung bait mo? 8 po. Nasa 8,000. Okay. Pero yung sinend mo sa akin, 7,400. Okay. So, ayan. Nagkano po ako ng mga pang ano po? Ay, panglagay. So ayan, sinagot na yun ni Ma'am Nancy. Yung 7,400. Kasi nasabi ni Ma'am Nancy, allowance mo yun. Yun, marami po nagsabi din po sa akin. At nagbili daw po akong bike, eh, wala na daw po akong pong allowance. Pero ayan, ito. O, tanggapin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 3, 4. Ilan na yan? 7,400. At hindi lang yan, nagpabot pa sa'yo ng 2,000 pa. Dagdag allowance yan, Jeremy, ha? O, magkano yung lahat? 9,400 po. 9,400. At dun sa sinabi ni Ma'am Nancy, sa magiging tira sa pangkain natin, panggala natin, eh, abot ko pa din daw sa iyo. O, oh, ito. Yan. Ayan na yung lahat. Para meron kang pang-allowance, may pagkukunan ka dahil, ayan, walang nabibigay sa iyong ibang allowance, kundi mga taong nagmamahalang sa iyo, nasa paligid mo, mga taong naniniwala sa iyo. At sana, huwag mo silang biguin, Jeremy. At hangad nila na malampasan mo lahat ng bagay na pagsubok na naranasan mo. Andito lang kami at gagawin namin yung best ko. Lalo na si Vincent mo, mga butihing sponsor mo, mga viewers, hangad na malampasan mo yun. Diba? Sobrang hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya mo po at yung naiiyak ka po na sobrang masaya po, nagkakasabay po. Bakit? Ba't nasabi mo naiiyak? Yung sa sobrang pasasalamat po. Laman ng pasasalamat? Oh, sobra-sobra po talaga. Hindi mo ba lubos maisip na yung ginasus ko pong pera, hindi ko maisip na babalik din po agad-agad. Agad-agad. Hindi ko talaga in-expect na ganun. Sobrang pasasalamat po talaga. Sobra po. Pang ano yun na, pang allowance mo, itago mo. At sa susunod na ano natin, mag-ano ka dun sa ano, ma-open tayo ng bank account mo, ano? Okay. Meron na, may school ID ka naman, ano? Meron po. I-ano na natin sa bank account. Sa pang-anibang. Oo. Pwede mo yung gamitin na pang, ano, sa open ng account sa Cebuana ata yung sabi. Ano? Para na, katago lang yung pera mo, ano? Pero itago mo yun, ha? Kuya Vincent, maraming salamat po ulit. Sa patuloy pong pagbabalik-balik dito para po mapasaya lang po ako na kahit anong
feeling ko po sa'yo napuntahan ko ay sinusunod mo po. Palagi ka lang pong mag-iingat sa bawat scout niyo po sa lahat ng tinutulungan niyo. Sana gumaling din po yung mga dinadamdam niyo po ngayon kahit na masama po yung pakiramdam niyo, patuloy pa rin po kayo para makatulong lang po sa iba. Kay Ma'am Nancy naman po, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Ipagdadasal po kayo sa Panginoon na palagi niya ang gabayan at alagaan, ingatan. Maraming salamat po sa inyo at sa mga viewers po, supporter. Maraming salamat. Okay. O, sige, mag-ingat kayo dalawa, ha? O, happy ba? Happy. Peace bomb. Yun, peace bomb. Yan, o, mag-ingat kayo palagi, ha? Mag-aral ng mabuti, ano? Magtulungan ang magkaibigan, hindi nag-iiwanan. Ano, okay? O, God bless sa inyong dalawa at ako'y uuwi na, ano? Salamat po, ingat po ulit. O, sige, bye-bye. Okay.